Narito na ang pinakamalalaking balita sa oras na ito dito sa PNA Headlines. Iniutos ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa lahat ng mga nakatira sa 7 kilometro mula sa Bulkang Mayon na humanda para sa paglikas anumang oras. Sa isang pahayag, pinalawig ng LGU ng Albay ng hanggang 7 kilometro ang danger zone sa paligid ng bulkan. Kasunod dito ng lumalalang aktibidad sa paligid ng Mayon. Dahil dito, lahat ng nakatira sa loob ng extended danger zone ay inaasahang maghanda at pumunta sa mga evacuation center oras na magpatupad ng paglilikas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 14,000 residente na ang inilikas dahil sa pag-aalboroto ng Mayon. Kabilang dito ang halos 14,000 individual o mahigit 3,700 pamilya na nasa mga evacuation center at halos 600 taong lumikas sa ibang lugar. Babala ng NDRRMC, posibleng magkaroon ng delikadong pagsabog mula sa Mayon sa loob ng mga susunod na linggo. Naglabas naman ng Department of Health ng 1.8 million pesos na pondo para sa mga maapektuhan ng aktibidad ng Mayon. Tiniyak ng Department of National Defense ang pagpapanatiling ligtas, mapayapa at progresibo ng Pilipinas para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Sa kanyang mensahe para sa Araw ng Kalayaan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na sisiguraduhin nila ang proteksyon at pag-unlad ng bansa. Nagpahayag din si Chodoro ng pag-asa na mananatiling karapat-dapat ang mga Pilipino sa mga sakripisyo at inialay na buhay ng ating mga bayani alang-alang sa susunod na henerasyon. Samantala, sinabi naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Andres Centino na makakamtan ng mga Pilipino ang hangarin para sa isang mapayapa at maunlad na pamayanan sa pamamagitan ng pinag-isang lakas at kaalaman. Handa rin niya ang AFP na ipagtanggol ang bansa habang isinusulong ang kanilang modernisasyon. Ipinagdiriwang ang 125th taong araw ng kalayaan ngayong araw na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sa ibang balita, tataas ang singil sa toll sa North Luzon Expressway simula sa Huwebes a 15 ng Hunyo. Aabot ang dagdag singil mula 7 piso hanggang 98 pesos, depende sa sasakyan, distansya at papasukang toll gate. Sa kabuuan, madadagdagan ng 33 pesos ang toll mula Metro Manila hanggang Santa Ines sa Malbalakat, Pampanga para sa mga kotse, jeepney, van at pickup o yung mga nasa Class 1. 81 pesos naman ang dagdag singil sa toll ng mga sasakyang Class 2 o mga bus at magagaan na truck. Madadagdagan naman ng 98 pesos ang toll para sa mga Class 3 na sasakyan o mga trailer truck. Ayon sa Toll Regulatory Board, pinagbasehan ng provisional toll hike ang mga naunang petisyon ng NLEX Corporation noong 2012, 2014, 2018 at 2020. Pinag-aaralan naman ng ahensya ang iba pang petisyon para sa pagtataas ng toll kabilang sa South Luzon Expressway. Pumanaw na ang dating mambabatas at Armed Forces Chief of Staff na si Rodolfo Biazon sa edad na 88. Sa pahayag ng anak niyang si Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, namatay ang kanyang ama dahil sa komplikasyon ng pneumonia kaninang alas 8:30 ng umaga. Ayon sa alkalde, na-diagnose ang nakatatandang Biazon na may cancer sa baga noong Hulyo ng nakaraang taon. Kasunod nito, 2 beses siyang tinamaan ng pneumonia ngayong taon at na-ospital pa siya noong Mayo. Dagdag ni Rufy, may mahalagang kahulugan ang pagsakto ng pagpanaw ng kanyang ama sa Araw ng Kalayaan. Aniya na palaya na mula sa mga pasakit ng mundo ang kanyang amang nabuhay bilang sundalong nagtanggol sa kalayaan at demokrasya ng bansa. Nagpahayag na ng pakikiramay at pagdadalamhati ang Senado sa pagkamatay ni Biazon. Si Biazon ay dating general ng Philippine Marine Corps at naging Chief of Staff ng AFP noong 1991 at naglingkod din bilang Superintendent ng Philippine Military Academy. 2 beses siyang naging senador mula 1992 at naging kongresista ng Muntinlupa mula 2010 hanggang 2016. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondoc. Magandang hapon.